Hello, hello, mga kaibigan. Good morning or good evening kasi hindi tayo magkapareho ng oras. Dito kasi oras dito 9:52 AM. So sa Pinas, ano na hapon na ngayon doon. So gagawin ko ngayon, gagawa ko ng short video para sa kasi alam niyo bakit? Naka 300 subscriber ako. Naka 300 subscribers na ako. So, eto. Kakainin ko yung lemon na hindi masisira yung mukha ko. Yan, uubusin ko talaga to. Hindi talaga masisira yung face ko. Dusira na. Joke. while na kakainin ko to, pinagawa ko yung kaibigan ko ng tatlong question. Okay, so sasagutin ko ito. Koso, ito. Start na tayo. Kainin ko muna. Mamaya na lang yung iba. Sasagutin muna natin yung unang tanong. Ito yung tanong niya sa akin. Bilang isang OFW na 13 years na dito sa ibang bansa, hindi ka pa ba nagsasawa? Siyempre, kung pagsasawa lang yung pag-uusapan, nandun na tayo eh, no? Siyempre, sino ba naman hindi magsasawa? Yung bang lahat ng mga occasion sa Pinas, mga birthday, fiesta, and everything, namimiss mo lahat yun dahil nga malayo ka, nandito ka. So, siyempre, nandun na rin yung gustong-gusto mo nang umuwi. Siyempre, gusto mo makasama yung family mo. And may mga pamangkin ka na hindi mo na nakikilala kasi nga sa tagal mo na sa ibang bansa. So, syempre gusto mo yun. Gusto, sino ba namang ayaw? Diba? Pero, ano naman gagawin ko sa Pinas kung uuwi ako? Alam mo yun, yung ang daming tanong eh. Siguro naman makakahanap ako ng trabaho doon sa Pinas, no, kahit papano. Pero, ang tanong, pareho ba yung sweldo ko doon is pareho ba dito yung nakukuha kong income? Hindi naman sa pera-pera, no? Siyempre, importante pa rin yung family natin. Pero, nandito na tayo sa pagiging practical na siyempre, unahin natin yung ma-provide, mabigyan natin ng magandang kinabukasan yung family natin. Lalo na ngayon, meron na akong anak. So, talagang, I mean, yung mindset ko na ngayon is ma-provide yung mga needs ng family ko, ng anak ko. Kasi habang lumalaki siya, mas lumalaki naman yung mga needs, mga gastusin, ganun. So, iyon. Yun yung ano ko. Sagot ko dun sa tanong niya. Una niyang tanong. So, kain muna tayo.
pala yung camera kasi nalugat na yung phone ko. Kaya yun. Kaya yun lang, sobrang hirap. Hindi mo maano. Alam mo naman tayo mga magulang, lalo na yung ina. Grabe. Yung worries natin. Alam mo, halos oras-oras ako tumatawag doon sa kanila. Ako. Kasi syempre, may mga needs yung anak. Yung anak mo, hindi mo matutulungan. Lalo na babae yung anak ko. Mahirap. Sobrang hirap talaga. Pero yun nga, kailangan natin magtiis. Dahil para din naman to sa kanya eh. So, yun. Pero talagang uuwi na ako. Matapos lang itong pandemya na to. Okay ako. So, yun nga. So, ito. Sa last question na tayo since tamang-tama din sa nalang natira. So, yung last question, ano ang natutunan mo sa buhay sa nangyayaring COVID crisis ngayon? Ay, ang dami. Ang dami-dami kong natutunan. Yung isa na din yung dapat maging handa talaga tayo sa lahat ng bagay. Alam mo yun, kahit konti lang yung income natin, dapat talaga na magtipid, magtira ng kahit konti, magtago, alam mo yun. Kasi, magtago ng pera. Yan, magtago ng pera. Tapos, para kahit paano, kahit anong mangyari, eh, mayroon tayong madudukot. Yun, sarap lang talaga isipin na kung sa probinsya ka, parang ang layo mo, ang safe ng family mo, ganyan. Pero meron pwede naman mga cases doon, hindi naman natin naiwasan. Pero unlike talaga sa iba, like Manila, diba? So, andun talaga yung ano, epicenter ng ano, ng COVID. So, napakadelikado at ang dami kasing tao. So, yun. Yun. And syempre, isa na din yun na napaka-importanting meron tayong Panginoon. Kasi yung pera, hindi yan, makakasurvive ka kung may pera ka, diba? Totoo yan. Pero ang makakaligtas sa'yo talaga isang Panginoon. Wala talagang ibang makakapagligtas sa'yo or sa atin, kundi ang Panginoon lang. Kaya napaka-importanting may Panginoon tayo. Kasi siya lang matatakbuhan natin sa lahat ng oras. Mahalaga yung pera. Pero kung wala yung Panginoon sa buhay mo, walang magagawa yung pera mo. Kaya lagi tayong magdasal at purihin ang Panginoon, no? So yun ang mga natutunan ko sa COVID na to. Kaya yun lang guys, napahaba yata yung kwentuhan natin, no? Thank you. Kaya yun lang guys, thank you for subscribing me, and thank you sa lahat ng support in everything. Thank you. God bless you. See you next week. Bye. 5 minutes later. Ay, may nakalimutan pala ako. Abig! Yung isang peraso. Hindi pala naubos. Ubusin natin to. Ayaw natin mandaya, diba? Masamang mandaya. Kaya, ubos lahat. Wala na. Ubos yan lahat. Okay, thank you.